mga besh, naka 130 dirhams ako. Pero sulit na rin kasi ang dami kong napamili. So, ayan siya, mga besh, pang malakasan. Hi mga besh! Welcome back to my YouTube channel! And today's vlog mga besh ay dadaling ko kayo sa isa sa mga malaking ukayan dito sa Sharjah. Actually medyo malayo ito sa lugar ko at super enjoy ako dito sa pag-ukay na to kasi wala akong kalaban, ako lang talaga at malaking warehouse siya mga besh kaya excited na ako dahil alam nyo naman taglamig na ulit so kailangan natin ng mga pang-aurahan na panglamig at syempre alam mo yan syempre titingin din tayo ng mga pwede nating bilhin at alam mo na dahil pag ukay-ukay talagang garantisadong maganda, ayos at syempre napakamura diba and super love ko talagang ukay-ukay mga besh as in kaya naman samahan nyo ako na pumunta sa Sharjah Free Zone at para mag-ukay-ukay pero syempre bago tayo mag-start i-like muna tong video to and of course kung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel subscribe ka na mga besh at click mo na ang notification bell para like ka updated sa mga videos na ina-upload ko at syempre mega love shoutout nga pala sa Team Gapangan ayan maraming maraming salamat sa inyong suporta lagi I love you all alam na alam nyo yan syempre and syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa panonood ng aking vlogs. Maraming maraming salamat po sa inyo. At eto na nga, bumiyahin na tayo at papunta na tayo sa Sharjah Prison. Eto na! Some things begin anew.
Finally, mga best, nandito na ako sa loob ng prison at inihintay ko na lang yung kapatid ko para sunduin ako dito. Actually, dito mga best, hindi ka agad-agad makakapasok kapag wala kang kakilala kasi puro kumpanya dito sa loob ng prison. And ayun, kailangan mong kumuha ng gate pass mula sa kumpanyang pupuntahan mo, either meron kang interview o meron kang appointment. So ipapadala nila sa security office at dun mo kunin yung gate pass mo. Pero syempre, tayo papaandarin natin yung ano natin, di ba? Yung alam nyo na, di ba? Yung gate pass, alam ko mga 10 dirhams yata, 10 or 15 dirhams. Yun, hinihintay ko na lang yung kapatid ko para sunduin ako dito ngayon kasi medyo busy din siya. At maya-maya lang ay mapupuntahan na natin yung ukay-ukay dito sa loob. And hindi ko alam kung pwede mag-vlog doon kasi napakaraming cameras doon. And hindi ko talaga alam kung allow talaga mag-vlog doon. So ayun nga, para makita nyo lang din yung loob, diba? Pero sabi ko nga sa inyo, every time na mag-winter talaga, lagi kong pinupuntahan to. Taon-taon talaga pinupuntahan ko talaga itong ukay-ukay na to kasi nga mura dito mga besh, 20 dirhams per kg, so napakamura. So hindi ko alam kung ganun pa rin yung presyuhan nila kasi nga ang gaganda talaga ng mga besh, mga branded talaga yung makukuha mo talaga. At sabi ko nga sa inyo, mag-isa ka lang na nag-ukay-ukay at yung nag-a-assist sa'yo kung ano yung gusto mong damit, like kunyari t-shirt, jacket, yun lang ibibigay sa'yo. At hindi ka mahirapan mag-okay talaga. At pag natapos ka sa isang basket, palit ka na ulit at pahanap ka ulit. Ganun lang, sobrang ganun kadali na mag-okay dito. Kaya yun nga, saka mura talaga siya at mag-isa ka lang nga. So anyways, yung mga balita ko kayo, maya-maya siguro mga 5 minutes nandun na tayo sa okayan. So paalam muna mga besh. Finally mga besh, nandito na ako, nasundun na ako ng ate ko. Grabe, ang tagal nun te ha. Diyos ko, nabilang ko na yata yung pumasok at lumabas dito sa custom kasi custom section, custom area. So ayun, so siguro sa mga nagtatanong bakit parang alam na alam ko tong Sharjah Free Zone, kasi para sa kaalaman na lahat mga besh, dito ko unang nagtrabaho, dito namulat yung pagkatao ko bilang isang OFW, pagkatao talaga. Hindi, dito ko dito ko nagsimula talaga, dito ko nakakuha ng trabaho ng tatlong kumpanya ko dito. So, naka 2 years ako dito sa Sharjah Free Zone. So, ayun kasi dito mga besh, bago nila ilabas, sabi ko kasi, di ba, malalaking warehouse nandito. So, nandito yung iba't ibang klase na ito yung mga ukay-ukay, di ba, te? So, nandito lahat. And yun, bago nila ilabas sa mga maliit na shop, dito muna, syempre parang sinisegregate muna nila. Kaya ayun, alam ko tong lugar na to talaga kasi nga, Diyos ko, grabe, for 2 years dito talaga na ikot-ikot ko to at marami ako nakilala dito. Kaya sobrang na-miss ko din to, kahit sabi mo naging masalimuot ang buhay ko dito kasi hindi naging maganda talaga yung experience ko dito. Pero dito ako natuto mga besh, natuto makipag usap sa mga iba't ibang lahi, tapos natuto magtrabaho. So ngayon, eto na si Balong, si Kabalong, so, di ba? Ganun pa rin. So anyways, ano na naman ito, mga 5 minutes nandun na tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung pwede mag-vlog. Pero hindi naman ako totally ako mag-vlog kasi talagang alam ko bawal din. Kaya, pero papakita ko lang sa inyo yung loob. So ayun, nandito na tayo sa Sophie International Haggis.
Ayan, si my friend. What's your name? Shebul. Shebul, ayan. From Bangladesh, right? Ayan. Thank you, Shebul. Sobrang bait din yan. Finally, mga besh, nakauwi na ako ng bahay. At sobrang nakakapagod. Pero sobrang saya kasi naman, yung mga nakuha ko, bonggang-bongga, diba? Pero mga besh, naka 130 dirhams ako. Pero sulit na rin kasi ang dami kong napamili. So, ayan siya, mga besh, pangmalakasan. At siguro, ito na yung shopping gano'n ko talaga. Kasi sobrang dami niya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. So, unang-una yung mga short muna. Yan. So, meron akong short na pinamili. Una, ito yung, anong satak nito? Harley, o, oh, diba? Ang ganda. Tapos, Under Armour. Paco. Yan. Nike. Adidas. And, syempre, meron din akong ano, binili na panglamig. Nakita ko lang to, pero nagandahan agad ako, mga besh. At ang tatak niya pala, Mosimo. Ang bongga niya, mga besh. Diba? Katuwa. So talagang pwede itong pang New Year na talaga. Yan naman, sobrang excited na ako para sa inyo ito, mga besh. At meron din pala akong short na pinabili. Actually, pang summer ito, pero pwede naman pang winter. Ang tatak niya ay Polo by Ralph Lauren. Oh, loko, diba? Tapos, yung kaibigan ko, binilang ko din ng mga panlamig dahil papunta siya ng Georgia. Ayan. Meron siya mga gloves at kung anik-anik. At bumili din ako ng t-shirt. Wala siyang tatak, pero gusto ko yung print niya sa likod. Ayan. At ano siya, medyo malaki. Di ba yun yung mga nakususo ngayon din, yung mga malalaking damit. Ito rin. Wala siyang tatak pero bet ko din yung ano niya, yung style niya, yung design niya. Tapos, ito yung medyo napamahal kaya kung bakit ako naging 130 yung bill ko. Kasi bumili ako ng dalawang coat. Yung coat niya is nagkakahalaga ng 40 dirhams pero nakuha ko na lang siya ng 25 isa. Kasi may mga event tayong pupuntahan ngayong month of December and January. So, kailangan natin ng mga coat na pangmalakasan. So, nakita niyo naman. O, diba? Tapos, aura-aura ka na lang yan. So, ito yung nagkakalaga ng 25 dirhams, mga besh. At ito rin. Ito yung gustong-gusto mong kulay. So, kayong coat na nabili ko. Wala siyang brand. Pero, ang ganda ng color niya. At fit na fit talaga sa akin. Kita niyo, mga besh. So, ang ganda ng kulay niya, saka ang ganda ng pagka-fit sa akin, mga besh. At syempre, syempre mautak ang besh nyo. Meron akong medyan. Under Armour, saka eto, nakita lang din ako sa kulay. Kinuha ko lang siya, mga besh. Pero binigyan niya ako ng free na medya. Saya, no? Puma, kumapatay. At meron din akong mga polo, white polo, long sleeve and short sleeve yan. So binili ko din siya kasi pang araw-araw yan ang pamasok. At magaganda din siya H&M, tapos eto club room pero ano siya, slim fit. Tapos Croc and Barrow. Ang ganda din ito kasi fit din sa akin to. Ayan. So, nakakatuwa. At kahit medyo mahal yung napamili natin is worth it naman kasi, di ba, ang dami ko nabili. So, 130 dirhams, ang dami ko nang nabili. At siguro, next month ulit ako mamimili. Mga ano naman, mga jacket or kung ano-ano pa man. At babalik ulit ako doon pag may oras. Kaya ayun, so kung nag-enjoy ka sa vlog na to, mga besh, don't forget to like, share, and subscribe, mga besh. At sabi ko nga din sa huli na mag-iingat pa rin tayo dahil alam nyo na, maganda na ang panahon, malamig na, so uso na ang ubod sipon. So hanggat maaari ay mag-vitamins tayo, di ba? Kumain tayo ng gulay, ng butas, at uminom ng maraming tubig, di ba? At ayun, so sa pag-ano naman, sa pag-uukay-ukay ko lang din naman, mga besh, ay hindi man masama kung nag-uukay-ukay ka.
hanggat kaya mong dalhin yung damit na sinusuot mo. At kahit okay pa yan, as a caring-caring mo, go lang ng go. Sabi ko nga, ako love na love ko talaga ang ukay-ukay. Ever since talaga kahit nasa Pilipinas ako, bet na bet ko ang ukay-ukay. At nung na-discover ko dito sa UAE na talagang sobrang gaganda ng ukay-ukay dito. Kaya talagang pinagtutuunan ko ng pansin ang pagbili ng ukay-ukay dito. Pinagtutuunan talaga ng pansin. Again, maraming salamat sa inyo. At sana ay lagi kayong mag-ingat. At salamat din lagi sa pagsuporta at panonood ng aking vlog. Hanggang sa muli, magpapaalam na ako. Ito po ang Habalong Vlogs. Paalam!